What's up mga ka-hunter? At andito ako ngayon sa ating panibagong tutorial ng ating kung paano gawin yung tapon mga ka-hunter. At papakita ko sa inyo yung ka-hunter kung anong ginagawa ko mga tapon. Example ko mga ka-hunter tong payong mga ka-hunter. Kung walang payong, yung alam niyo po yung sa shoes glue. Mga ka-hunter, shoes glue ito. Sa shoes glue ito mga ka-hunter. Yan nakaganyan diba kanina sa shoes glue. Pinating ko na siya mga ka-hunter ng lagari, tapos kasama yung pinakaulo niya mga kanter, may trade para matibay. Yan. Tapos ang gagawin natin mga kanter, lalagyan natin siya ng yung alam niyo yung gabi mga kanter, itong tangkay ng gabi kinuha ko kasi malambot yung mga kanter, pwede natin tanggalin pag ito yung ipuksi. Ito yung tangkay ng gabi, ito yung nilalagay ko dun sa butas para matakpan, hindi malagyan na ipuksi yung butas, yung pinaka lusong niya. Yan mga kanter, sample lang natin mga kanter yung gabi. Ilalagay ko sa may butas na to para hindi matakpan na ipoksi yung butas mga kanter. Yan, sample ko yan mga kanter. Sorry, may ginawa na ako mga kanter. Ano, papatigasin ko na lang. Yan. Ito mga kanter, sample ko. Lalagyan ko ngayon ito ng ipoksi yung ating gilid ng tapon. Itong sa ating shoes glue na ito mga kanter. Pwede rin ito ng payo mga kanter. Same na same din yung ating gagawin sa panampayo. Ito mga panito ng payong kanter, oh, ginawa ko kanina yan. Ito ng payong yan. Hawakan ng payong yung pambata. Yan. Ito, isishare ko sa inyo yung, ano, yung tapon kasi ito yung importante sa marble gun na pantik sa mga kanter. Ito yung importante sa lahat kung bakit ganun kalayo yung inaabot ng target ko. Minsan yung range niya mga kanter, malalim or malayo, kaya-kaya niyang i-range mga kanter. Yan. Ito yung sample. Yan, ipoksi. Importante ipoksi mga kanter. Ipoksi natin yung paikot. Para yung pinaka-dubli niya ay hindi matanggal. Basta-basta mga kanter. Tapos ito yung dagdag bigat sa ating tapon. O sa guide natin ng ating pangtiksay mga kanter. Yan. Lagyan natin ipoksi. Yan. Hindi lang yan din yung lalagyan ng mga kanter. Pati dito sa taas, yung para maging pointed siya mga kanter. Yan, gaya nito. Nung isa na to, yung mga kanter, yan. Ang gaya ng isa na to, maging pointed siya yan. Nakita nyo mga kanter, yan. Pointed na siya. Yan. Ang gaya ng isa na mga kanter. Gagawin natin ganyan din to mga kanter. Yan. Tapatuin ko lang to mga to. Yan. Then, lalagyan natin yung point, pagiging pointed niya. Tapos, kunting himas ulit para maging pointed yung ating ipoksing nilagay. Yan, mga kanter. Ito, mga kanter. Madali yung gayahin ito, mga kanter. Matutunan nyo ito. Sabihin nyo, napakaganda ng tapon ni Kamangyan, hunter. Ni Kamangyan, mga kanter. I-share ko lang sa inyo, mga kanter, kasi ito yung matagal ko nang ginagamit at ginagawa na tapon, mga kanter. Yung iba, pintil pen yung ginagamit. Magaan yun, mga kanter. Pwede rin. Kasi same din ang pointed noon. Ang gagawin na ko doon minsan mga kanter ay nilalagyan ko na epoxy para bumigat. Yan mga kanter. Yan, ito mga kanter. Okay na to. Yan. Tapos, hintay natin tumigas yan mga kanter. Itong nilagyan ko na to. Pag tumigas na mga kanter, kakatin natin to dito. Yung sobra na yan. Tapos hangasahin natin ang parkuran doon yung hasaan. Para maging tap siya mga kanter. Ganyan ito mga kanter. Ito yung sample ko ngayon mga kanter. Dahil natuyo na to, ito yung sample ko. Yan. Ito yung sample natin na tapon. Mahaba lang siya pero pwede na ito mga kanter at may kabigatan. Ito yung gagawin natin yung tapon. Sample. Yan. Yan. Ngayon para makuha yung pointed niya. Yan, ganyan yan. May butas. Hasahin mo ng karburando mga kanter. Yan. Hasahin mo. Tapos papantay mo yung dito sa duluhan. Kung saan diyan papatong yung ating bala na pantiksay mga kanter. Yan, gaganyan siya mga kanter, papatong siya dyan eh. Ito yung mauna sa ilalim ng barrel, as guy. Ito naman, papatong siya dito. Yan, papatungan niya yan. Yung butas na yan, dyan siya papatong. Yan mga kanter. Di ba pit na pit mga kanter? Yan. Ngayon, ang tendency nito mga kanter, as guide lang siya, naglaktos mga kanter. Ang unang itatapon ng ating marble gun,
Kasi may butas siya, mga kander. Ang unang itatapon niya itong bala na pangtiksay, pangisda atin, mga kander. Yan, tindin siya, mga kander. Mauuna at lagi itong balang pangtiksay, mga kander. May iiwan to. Susunod lang to, mga kander, pag ando na, nauna na itong target natin, na sa target natin, na itama na. Yan, mga kander, sample natin na. Ngayon, ipapakita sa inyo yung sample ko, mga kander. Yan. Yan, ito yung mga tapon ko. Yan. Usually, apat na to eh. Binigay ko siya yung dalawa. Tapos, yung holder niya, may holder din to, mga kander. Yung holder niya, yung ibisi rin, nakaganyan. Tapos, isusuot lang dito sa baril, nakaganyan siya. Yan, nakaganyan siya o nakaklap. Yan, meron to, mga kander. Yan. Ito yung sample ko. So, may kuha ng payong. Yan. Usually, baril ni gamit to ng servo din eh. Sa kanya rin to. Ito, pero ito, mga kander, gawa ko to. Yan. Mga gawa ko yan, mga kander. Tapos ito, may gauli ako. Isa. Yung old ko, in-upgrade ko siya, mga kander. Yan. Yung old ko yan, mga kander, in-upgrade ko. Yan, ito, mga kander. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung paggamit na ating tapon sa ating pantiksyan na bala. Ito, sa mga kander, ipapakita ko sa inyo. Ito yung, yan yung mga kander, accurate na accurate. Ha? Yan, o. Accurate, o. Yan. Papasok yan ang usap. Kung nakita niyo itong kanal na ito, mga kander, yung kanal, ito. Yung kanal na yan. Ibibind ko yung ating thumbsack. Yan. Ibibind ko siya doon sa may kanal. Para hindi siya gabal sa paglabas ng baril ng ating bala. At paglabas ng tapon. Hindi magkulukol. Kailangan, mga kander, fit na fit din itong ating balang pangtiksay dito sa may butas na ito, mga kander. Yan, butas na ito. Yan, yan, yan. Yan. Ngayon, oh, sakto yan, oh, may butas yan. Ngayon, ibibind mo siya, ibabalot mo siya ng ganyan, tapos, ng baril, mga kanter. Pakinggan nyo, mga kanter, kasi mabigat ng ating tapon, maglalak doon sa ating lakyan, sa lababa ng PVC, ng ating baril. Kasi may lakyan doon, maglalak din to doon sa loob, parang hulin, mga kanter. Yan, pakinggan nyo, mga kanter, ha? Yun. Nakita nyo? Oh, yun, oh. Yun. Kumapit na, mga kanter, yun. Kahit ituwan mo lang, hindi mahuhulog. Yan o. Yun. 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 Kumakapit na yung makanter o. Yan. Tapos yung makanter, kailangan fit na fit din yung sa holder na dito. Yan. Paglagay mo, may holder to, makanter. Wala yung holder ko ay. Nakashare. Ngayon, ibabaluktot mo siya dito sa may chinilas na to. Nilagyan mo ng chinilas to, makanter ay. Yan. Sample lang. Yan, nakaganyan siya, mga kanter, sa ilalim. Yan. Nakaganyan siya lagi, mga kanter, sa ilalim. Yan, nakaganyan siya, mga kanter. Kasi may holder, nakaganyan siya lagi. Para pag target, may target yung mga kanter, nakita ko siya sa target, ang labas ng ating ang ating bala yan, mga kanter, lilipad yan. Patalsik yan. Ganyan, no? Tama, nakalakyan, mga kanter, ako. Yun. Lalabas yan. Mauuna yung bala natin na pangtiksay. Sa pangisda. Susunod lang tong guide niya, mga kanter, kasi nakalakyan doon. Ang unang itatapon ng ating marble gun na pangtiksay, itong bala, mga kanter, may iwan tong ating guide, tong ating tapon. Yun, mga kanter, sana may nakuha kayong aral sa aking bagong tutorial, mga kanter, kung paano gawin yung ating tapon na kung saan ay kailangan ay lagi nga advice ko sa inyo, yung mga bigat, may pabigat, medyo mabigat yung ating tapon, para maglaktong sila rin ng baril. Tapos, kailangan maganda rin yung ating, tiksay, yung bala, mga kanter, kagaya ng gawa ko, mga kanter. Yan, pag nasundan yung gawa ko sa aking tutorial, same na same yung mga bala ko, mga kanter, na pang tiksay, mga kanter. Kulang pa yung nag-iba ito, mga kanter. Yan. Yan, mga kanter. Yun ka, mga kanter. Kasunod na ating tutorial. Antabayan na lang, mga kanter. May mga tutorial pa ako. Hindi ko lang masyadong maharap kasi gawa ng malaki ang trabaho, mga kanter. Yun lang. At maraming salamat.